Actually, in a criminal service, hindi ni para ipatay. Pare niya ako. Na dapat kita mamalandong. Mamalandong. Na dapat niya ako kita maganda. In the book of Amos, Amos chapter 4 verse 12, nasi ang pulang Ginoo, prepare to meet the God. Paghanda, pagkatupang, haatong Ginoo. Pero ito hamon natin natin ang my brothers. Yes, kapago na lahat at pag-realize. Okay? Matari kita mabasa John chapter 14 verse 12. Ato mga bisita, salamat na natambok na mo. Kami na ato ang kapitan, tap. Ako kaupod ha, PIP. Ma'am Rebecca. John chapter 14, verse 1 to 3. Alin ato minsahe itahatagahin. John chapter 14, verse 1 to 3. So, I'm using a Bible para nato maintindihan kung ano yun. Dapat nato pamalandong mo. Dere ako mag-iimoy mo ng istorya, kundi babasihan ko na ako ng istorya, bahay ng pulong at Dino. Okay, kita manalangan na nato ulit Bible. Ano? Kung nagamit kitang libro sa eskwilahan, atong gihapon simbahan, nagamit kitang libro, libro ngayon Ginoo ang Bible. Okay? In the book of John, chapter 14, verse 1 to 3, nasa nili ang kulo Ginoo, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there he may be also. Nasin din in verse 2, in my Father's house, we're talking about heaven. You know what, anak, kung pinapay na nakalimutan, lumalabay lamang kita. In the book of James chapter 4, verse 14, our life is like a vapor that appeared for a little time, and then vanished. Masin kita, pinunay, kunsi, wala'y pangamutin 100. Lord, wala'y naman yung pangamutan 100. Kung ato ni istorya ng Biblia, ang ato ni dad, may handa na. Ang ato ang pinapuhin ang nagkalimutan, di rin kita nga nito ng mamimpli. Malagas, mabata, napatay. Mariko, mapubri, napatayan. May biniskwilahan, kuwaray, napatay. Sakto? Politician ka man, buliri, mapatay. Sakto ano? Sakto? Amen. So, dinhi, anato ginbasa sa nga Ginoo, dito kung halangit, may ginandam ang Ginoo nga lugar. We call it mansions. Iba ang bungal, iba gihapon ang mansion. Gindescribe ang Biblia in the book of Revelation chapter 21, that mansion that being prepared by God is made of gold. Nalimang ka na ito halangit, anato ang balay, gold. Ang atong kilalakan is gold. Samantala na nakalimutan, nagpo-problema kita pangitan gold. Ano? But, the Lord Jesus Christ, He was talking to His disciples, nag-encourage siya, in my Father's house are many mansions. Same with Jesus Christ, I go and prepare a place for you. Ibig sabihin po, ang Panginoon po ay may inihandang lugar para sa atin. Ang tanong, para kanino ang lugar doon sa langit? Yan po yung tanong. Diba? Diba? Para kang kanay ang lugar na inandang ang Ginoo dito sa langit. Ang ito ang dako na pakilagas ang Ginoo. Let not your heart be troubled. He believed in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I go and prepare a place for you. Notice the word, you, ikaw. Ang pakiana, sigurado ba na ikaw ito? Hello? Amen. Ang pakiana, ikaw
kapanidahan na dinandaman yung lugar ang Ginoong at malangit. Nasa hindi ang Ginoo in verse 1, let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. Ang pakialan, nagtuo ka ba kang Kristo? Ang pakialan, nagsari ka ba kang Kristo? Ami kong dako ng pakialan, nagtuo ka na ba kang Kristo? Ye believe in God, believe also in me, atong pakitahin ni Jesus Christ. Tao ba ni Kristo? Ang Biblia na-describe that Jesus Christ is the Son of God and Jesus Christ is the Savior for our souls. Ang Biblia na-describe ito ang alam. Langit na nag-lip. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, nasa nga po ng Ginoo, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Human natong kamatay na niyabaw mo kalibutan, maatubang kita na tuha Ginoo para hukman. We will stand on the judgment day and God will going to judge us. Kaya nasa ni Jesus Christ, he that rejected my word, and receive it not my word, the same word that he rejected, the same also word that he will judge on the last day. Ang pakihana nila nga dako, kung pananglitan ko haong kang Ginoo yan ang adlaw. Ang atong tayo mong buhato, masalita, buya pasto, buya buya. I will tell you the truth. Waray tao ang nakakalikay yung kamatayo. Right. Even the doctor, ang doktor na ko, di rin niya kaya na makasalbar na ng kinabuhi. Kasi ang doktor, gimuhan na naman ang katanong. Tutob na lang naman ni damay. Bisan ang pulis, bisan ang suntalo, na kaya ang kamaputik rin atong kinabuhi, kaya naman napatay ka ng iapon. Kaya you know what? Itong kamatayon amin ni ang mapuhi baribaran. Inusang na tao. Waray may makarik na tao na kaya makabalitan yung kamatay. Kaya nasi ang pulang Ginoo, it is appointed, it is susikita na kanan nakatakna ng mamatay. Inanay, namatay at the age of 93. The other day, may namatay at the age of 25. Hello? So it is, kasi hindi kamatay, marinig yung pipilit. Sakto ano? Diri masin ang kamatay na kaya kung maso rin yung kalay kaya Rico ini na nila akong pupre. Mariko mapupre kung saan natin kakagtuhan. Cemetery. Mariko nga pupre mapatay. Ang akong lula, ano na matay lula? 2019, kayo na lang nila na ikunsi, kamatay niya. Nabisita nga na ko ka na naikunsi na nga nandun mo ito na akong lula. May kundira takot itong buhok parihas. Ang panay lula ito, nag-inig na lang, no? Ginarutan nga nila mo, parihas ko na hinapay ang buhok. Parihas ang kahimuna. Ang posturahan. Pani pa. Ay, kunay, nare-remember ko na akong lula. She died at the age of 93. Ako na pumarap, sana pumapatay. Pero mapatay ako. Why? Disappointed and coming once to life, but after his judgment. Now, parang kita ni tao na patay, anit nawawaray niya? Ha? Anit nawaray tao? Ha? We are created by God, tulo kita kalahi. We have the body, the soul, and the spirit. Tatagaan na kamang ilustrasyon. Aminin aton lawas. Nakakabati? Laro? Lawas time eh. Diin titang na aton lawas? Tikang kita diin? Tapo-tapo. Tikang kita hadas? Tikang kita tuna? And the Bible says, when God created man, He breathed unto his nostril the breath of life, and man became a living soul. So ano ang nagpapakiwa itong aton lawas?
an atong kalagan at atong espiritu. Now, pastor, kung pananglitan ang tao na patay, anit nawawara iya? Ang nawawara iya, iya kalagan iya espiritu. Amo bitaw iningalawas, bisan pag tinuukan iningalawas, waray reaksyon. Why? Ang iya kalagan ni espiritu bumulag naman. Nasa ang Ginoo, kundiing katikang dito ka mabalik. Sakto? Amen. Nasa rin, ang aton lawas, tikang at tapu-tapu, amo bitaw ginlulubong naton after pira ka years, bukog nala na sa rin. Why? Nagnas na. Ang aton kalag, ang aton espiritu, amo man ang tatag-iyang Ginoo, aminin maatubang para niya mahukman. Kaya nasa ang punong Ginoo in Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this, there will be a judgment. It means to say, ang atong kalag, di rin magtutuyok-tuyok din eh. We will stand before God. Maatubang ka para mahukman. Ang pakyana, ano nga klase pastor na paghukom? Anagi ang hangkalag ang tao. Kamatayon. Kay duduha ka klase nga kamatayon ang atubangon ang aton kinabuhi. Ang una ka mga kamatayon isa physical. Lawas na patay. Ang ikaduha nga kamatayon ang kamatayon itong atong kalagan at atong espiritu. Hain dapat kita mangandam. Kung buhi ka pa, upatay na. Natural, buhi pa. Pero itong may balita, may tiabot na bagyo. Signal number 2. Hain ka nangangandam. Ito hindi mo dapat ipuso. Kung ara ng bagyo, umari pang bagyo. Ka. Haatong planet ng aton barangay. Kung may delivery nga maabot, dapat ba kita mangandam yung temprano or di na kung may bagyo na? Yung temprano. Sakto. So, samtang buhi pa kita, kailangan kita mangandam. Kaya itong kamatayon, anytime, welcome to us. Itong kamatayon, dito kaya nga masin kamatay, oy, Timothy, mamamatay kaya na, pagandam na. Dito kaya nga sari, kusa na itong nga naabot. Ano nga klase nga kamatayon na natubang ng tao? Kamatayon dito halinaw nga kalayo ng term. That is the judgment ni kahatag ng Ginoo. Now, I will read this verse. Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Nasa hindi, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second book. Amin ang judgment na ang kamatayon, it refers ang talagang tao, ang hell, ikatuha po nung kamatayon, na sinili, and whosoever was not found, written in the book of life, in verse 15, Revelation 20:15, and whosoever was not found, written in the book of life, was cast into the lake of fire. Pastor, ano itong lake of fire? Magsingani kita ng lake of fire, kalayo. Dagat-dagatan apoy. Mapakayan ako iyo. Hino na napasong ang iyo sa gamit. Kapasong iyo. Ano yung reaction? Ha? Nagtinawa ka? Masigaw. Kasi sila duro. Napasong na akong kamot. Di ba ang atong reaksyon pag napapasok kita? Masakit? Nagtutuok kita kay itong taso? Itong hapdos? Did you know nga ha, impermo, bukos natin nga kalat, itbukutan dito, bukos natin nga lawas? And the Bible says, once na ang tao makadto na impermo, waray kahumanan nga pag-antos. In the book of Revelation chapter 20 verse 10, nasinili, and the devil that deceived him was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be, notice the word, and shall be tormented day and night forever and ever. Nasinili, hiyak mo,
Pag-aantos hinwaray kahumanan na pag-antos nito halinaw na kalayo ang impyerno. Kaya naman pastor may impyerno man kay ng tao na makasasala, whether you like it or not, na tao kita kalimutan na makasasala. In the book of Romans 3 verse 10, there is none righteous, no not one. In the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short from the glory of God. Masi ka, pasto, pari pagkakabuhat yung sala. Ang pagian, katao ni, muhin mo natutin yung pagbinuwa. Sige daw. Hina mo natutin, buhayin mo pangawal. Kaya mo nabuhat man yung pagbinuwa, kaya man, nature man natin. May makasasala kita. Or ba ito nito, isa na nun atong pagbinuwa nito, ito nito, makagat. Kaya ano niya, ito man. Kita, natawag kita na makasasala, si pangalini King David in the book of Psalms, nakarapato na akong kaya ako nanay, makasasala na ako, I was shipped in iniquity. It means to say, naul na ako na makasasala. Tatawag na ako, makasasala kita. That's why at kabayaran ng salay sa matay, ang pitaw ang tao na nangangawat, ang tao na napagumatay, ang tao na murderer or rapist, pagbarak pa ni polis, prison. May pinalidad. Why? In the book of Romans 6:23, for the wages of sin is, ang kabayaran na natin sila, kamatayon. Ano nga klase na kamatayon? Ito yung pirlo. Waray kaumahan na pagkantos. Now, ang pagkayaan, ahit mga katimpirlo, in the book of Revelation 20 verse 8. Wari na, ha? Papasahan ko iyo. In the book of Revelation 20 verse 8, but the fearful and the unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and, nasumpay pa, and all liars, waon, shall have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone.